Hello mga kabisnes na pinamahal, mamagpalang araw sa ating lahat mga kabisnes. Kami po ay mag-scout muli mga kabisnes. Dito po kami patungo sa papunta uli ng Manusi del Monte, Bulacan mga kabisnes. Kanina at yung lumuwag yung ating kanina mga kabisnes, naikitan po muna kanina sa vulcanizing shop. So yun, okay naman ha. Ngayon hinintay ko si Bay, nahuli man si Bay, nawala man si Bay mga kabisnes. Nakasunod si Bay mga kabisnes. Dalawa lang kasi kami ngayon mga kabisnes, wala si Intoy. Sabi niya ay hahabol na lang daw siya kasi may inaasikaso pa daw yata nila si Kinso. So nauna na kami dito sa ang uwi namin ay yung papunta rin doon sa doon sa ina-scout pa namin ng nakaraan, yung kay Jenny, no? So didiretsuhin pa namin yung mga kabisnes doon sa unahan pa para magkaroon kami ng pagkakataon pa rin doon na mapasok namin yung mga kalugloban mga kabisnes. So yun, nandito na si Bay, nandito na. So tuloy lang po tayo mga kabisnes, samahan nyo po kami. Sana maka-scout tayo ng mga kababayan natin na higit na kailangan. Alright, yun po mga kabisnes. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ayun po mga kabisnes naming minamahal. Hintay ko sila Bay, na wala na naman ulit sila Bay mga kabisnes. Dito kami ulit sa mula Igay Road to Santo Cristo Road. So dito ulit kami sa dating na-scout ko mga kabisnes. Diyan sa una-una lang ng kunti, yun na po yung na-scoutan namin nung nakaraan mga kabisnes, sila Jamie. So ngayon ang gagawin namin, didiretso pa kami doon sa kay Banban na barangay. Doon kami papasok ngayon mga kabisnes. Yung hinihintay ko lang si Bay na nag-iba pa siya ng daan. Sinigawan ko lang siya kanina, sabi ko tawid na lang siya doon sa intersection kasi shortcut yun eh. Eh bumaba siya, doon siya sa Igay Road mismo nagsimula, doon sa pinaka-starting sa baba. So yun, napalayo siya mga kabisnes. So yun, nauna patuloy ako rito. Tabayanan na lang natin. Yung kay Jenny, dyan po yun mga kabisnes. May baba na to. Baba na yung pagano'n doon. Yung paglusong dyan. Yun na po yan kay la Jenny. Yun. So yun po mga kabisnes. Tahintay lang tayo. Right.
Ito po ay tinatawag nilang sapang saging bridge, mga kabisnes. So yun po mga kabisnes naming minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat. Ano po? Mga kabisnes, kami po ay nakarating dito sa lugar ng San Isidro. Mga kabisnes, San Isidro. Ano binabasa ko rito? San Isidro. San Jose del Monte, Bulacan, mga kabisnes. Sako pa rin siya ng San Jose del Monte. Pero San Isidro na ito, mga kabisnes. Kumbaga malayo-layo na ito mula doon sa na-scoutan namin ng mga nakaraan. Doon kila Janie, medyo malayo-layo na po ito, mga kabisnes. So, nag-ikot-ikot kami hanggang sa nakarating kami sa lugar na ito. Ay, bukid talaga, no? May mga palayan pa nga po, mga kabisnes. Tapos doon sa party na yun, doon sa kabila, mga sagingan, yan. Tapos may nakikita ko nitong kubo, mga kabisnes. Ayan dyan, no? So, may kubo kami na papansin yan, mga kabisnes. So, pupuntahan natin yan, mga kabisnes. Try natin interviewin, ano? Pakisamahan nyo po kami, kasama ko ngayon si Bay. Yan po mga kabisnes, ayun si Bay. Yan po, saka si Junjun. Si opo, si Entoy mga kabisnes, at sala si Nika ay sabi, susunod na lang sila. Hindi iya, hindi ano na lang makapunta. Hindi na lang daw kasi pupunta yata sila sa kapatid niya. Ah, okay. Sa Bagong Silang, kapatid ni Entoy. Ah, hindi na sila tutuloy. So, hindi na sila tutuloy mga kabisnes. Siguro may vlog videos lang gagawin din doon. So, kami na lang muna mga kabisnes, at least sa... Kumbaga sa araw na to, mayroon tayong maisasagawa na katulad itong pag-scout. Sana makatagpo tayo. So ito, may nakita tayo dito, may naespatan tayo. So subukan natin, nakakusapin. Mga business, interview natin. Business, tatawid tayo dito sa parang sapa ba? Anlinaw ng tubig mga kabisnes. Linaw nyo. Tapos mayroon siyang palay dito. Tatawid tayo dito sa pilapil mga kabisnes. Ang ganda oh. Ito mga kabisnes, ang ganda ng lugar. So yun po mga kabisnes, may napapansin tayong kubo rito. Yan oh. Kubo na yan mga kabisnes. Tapos napapansin natin dito sa paligid, may palayan, yan, may mga palayan, may mga pananim, oh, ang daming ano, ito, kamuting kahoy mga kabisnes, ang dami oh. So ito, may mga gulay, talong mga kabisnes. So ito, yung mayroon pa siyang ano eh, ito, patula, ano ba ito dito? May tao mga kabisnes.
So yun oh, ayan oh. Marami silang tanim, may papaya. Tapos dito. Wah, kakaibang saging ito ah. Kakaibang saging ito mga kabisnes oh. Yun oh. Maliliit na nga. Tao po! Tao po! Nay! Tuloy! Nay! Oh, kuha mo magandang na. Umaga. Magandang umaga rin. Uy, Nay, pasensya na. Natanaw ko lang kasi yung kubo mo doon sa may kalsada. Oo. Nay, ako po pala si... Nay, okay lang ba Nay? Naka-video tayo? Okay lang. Okay lang. Okay lang po. Okay lang. Maka ano na yun. Nay, medyo nahiya ako eh. Nahiya ako sa iyo. Nay, ako pala si Kagwang Buknoy Official. Ano pong pangalan nyo, Nay? Ako naman si Nanay Bergie. Nanay Bergie. Nay, ganito. Pwede po ako makaupo, Nay? Thank you po. Thank you po. So, yun po mga kabisnes. Si Nanay Bergie, mga kabisnes naming minamahal. Natanaw ko lang yung kubo nila doon sa labasan mga kabisnes. So, ito, pinuntahan ko. Andito si Nanay Bergie. Nay, pasensya na po ah na nakarating kami sa lugarin mo. Maganda ngayon, nakarating kayo. Oo, kasi Nay, kami po ay mga tarito, nag-i-scout ano po ng mga kababayan natin na mga nangahigit na nangangailangan. Kami po ang team ng Kabisnes Official po. Ngayon, ang Kabisnes Official po ay walang ibang layunin yun kung hindi ay pagtulong sa mga kababayan na mga higit na nangangailangan po. So isa po kami sa mga team ni Kabisnes, naghanap kami ng mga kababayan natin na talagang karapat dapat tulungan mga Kabisnes, no Nay. So ito, nakikita naman namin ang iyong kuan dito na kubo-kubo lang ano, pero okay naman ang pagkakubo-kubo, okay naman pagkagawa mga Kabisnes. Tingnan nyo yung aking luto ang kahoy lang din. So Nay, may mga katanungan lang kami, no. May tatanong lang po ako, kung hindi ninyo naman po pwedeng sagutin para bilang pag-iingatan or kumbaga yun ay confidential, ano, nasa iyo po yun ay kung sasagutin nyo, hindi okay lang po sa amin. Ang una ko pong tanong Nay, ilang taon na po ba kayo? Ano, 59, mag-60 na ako sa January. Itong January darating sa 2025, 60 na po kayo. Si tatay po, ilang taon na po si tatay? 63. Anong pangalan po ni tatay Nay? Luisito. Si tatay Luisito at saka si nanay Virgie. Si tatay Luisito ay 63 years old na po. Nay, ito pa, mayroon pa akong itatanong Nay. Kanino po bang lupa ito? Sa inyo po? Hindi to sa amin. Nakikisaka lang kami. Nakikisaka lang po kayo. So, sino po nagmamayari ito, Nay? Kung okay lang. Pero kung hindi na po kailangan sagutin, Nay, pwede. Kung kukunin ang mayari, di ibibigay naman namin. Kami naman eh. Hindi ko naman kayang dalhin sa langit ng mga lupa-lupa. Oo. Basta ang inyo ay pinapasaka kayo dito. Ayun, basta mamuhay lang ng masaya, ano, Nay? So, ibig sabihin, hindi sa inyo ang lupang ito, nakikisaka lang po kayo. Hindi, kahit pisaka lang kami. So, ilan ang anak nyo, Nay? Ilan na po ang mga anak nyo? Ako marami akong anak, 8. 8 ang anak nyo po. Oo. Saan na po sila ngayon? Asawa na, mayroon sa Pampanga, mayroon sa Luzon. Dadalawa na ang wala. Dadalawa na lang ang wala pang asawa. Nasaan po ngayon ang dalawa nga wala pa pong asawa? May nag-aaral pa po kayo. Okay. Ilang taon na po yung, kumbaga yung dalawang na yun, ilang taon na yun sila? Isang 17 at isang 15. Isang 15. Ano yung puro mga binata? Isang lalaki at isang babae. So saan po sila nag-aral ngayon na yun? Sa Kakawati National High School. Kakawati? Parang wala man kami. Sa baba. Ewan ko lang kasi hindi namin, parang wala kami napansin kanina kasi. So, ayun po na yun, no? Kaya nga kami nandito dahil ngayon nga naghahanap kami ng mga matutulungan. So ang amin ay ito bilang pag-interview sa inyo, sana ang amin ditong dalangin na sana mapansin kayo ni Kabisnes, ano? Sana mabigyan kayo ng pagkakataon na kayo ay isa kayo sa matatawag na beneficiary ng Kabisnes Official. Sana po Nay, ipanalangin natin na kayo po ay
magkaroon ng pagkakataon na magiging beneficiary ng ka-business official. Ito pa na, ang tanong namin sa inyo, yun po bang mga palayan na nakikita namin sa baba na sa inyo po ba yan? Kayo ang nagtatanim? Kami ang nagsasaka. Oo, kayo ang nagsasaka. So ano pong, parang lawak na yan, ang dami mo yatang palay niyan pag naaanin ay. Pagka umani, meron kami. Maswerte. Pag nalugi, dahil hindi naman sa amin yung puhunan. Ah, okay. Ano na lang ibigay. Kung magkaano lang yung maiabot sa inyo, yun lang ang sa inyo. Oo. Mm-hmm. So bukod dyan sa pagtatanim ng palay, yun nga yung batay doon sa nakikita ko dito sa gilid na ito, yan, tulad niyan. Mga kamuting kahoy sa inyo din po yan. Mm-hmm. So ang pangunahin nyo pong pinagkakitaan ay ano po talaga itong pagsasaka? Oo. Pagsasaka. Ibang si tatay po ngayon ay nasaan po siya? Nag-aaraw nga, nagtatabas, nandun sa garay. Nag-aaraw? Garay, para layo po yata kasi ano pa lang ito. Doon may magkapagtabas eh. Ah. Wala naman na ditong nag-uupa na magtabas. Parang parang umi-extra din, no? Umi-extra. Magkano lang po ang kinikita nyo doon ay kung okay lang po sa inyo? 300 isang araw. 300 isang araw. Ano po yun? Araw-araw po yun? Hindi rin. Minsan tatlong araw lang. Uuwi na. Kasi babaunin ng dalawang house ko. Oo. Para extra-extra nga lang talaga sa madaling sabi. Ano? Walang pirmis. Kung saan lang po yung may mga tawag-tawag sa kanyang ganun, doon lang siya makakapag-extra. Pagka wala na, balik uli sa pagbubukid. Dito uli. Tabas-tabas ng pilapin. Opo. So, yun po mga kabisnes, no? So, yun po mga kabisnes, no? Sa panig naman ni Nanay Virgie, mga kabisnes. Yun nga, ang pangunahing hanap buhay nila po mga kabisnes ay yung pagbubukid lang din talaga, no? Bagaman kung makikita natin dyan sa baba, ang lawak ng palayan na yan, kaya nga lang, nagdidepende nga lang daw kung ilan ang iabot sa kanila. Siguro pag nag-anihan na yan, no? Parang ganon. Mm-hmm. Kung magkano ang iabot doon sa may-ari. Basta ang inyo dito ay basta tanim lang ng tanim. So, hindi naman kayo nag-uupa sa ano to, lupa na to. Hindi kayo nag-uupa. Hindi dito sa amin. O, kumbaga ano lang, pinatira. Nakikisakan lang kami, pinatira lang. Pinatira lang kayo, yun po. So, yun po mga kabisnes. Nay, okay lang po ba, Nay? Makuhanan natin ng video yung palibot ng bahay mo. Ay, halika. At sa kayong okay lang, loob. Okay lang po, Nay? Okay, Nay. Salamat po, ha? Ay, makita mo yung aking kalam, eh. Yan po si Nanay Virgie, mga kabisnes. Ayun. Ayun, mga kabisnes. Ayan. Tapos, yun. So, yun po mga kabisnes. Iilawang ko. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business. At ang tela po, napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng double XL, XL, large, at meron ding medium. At syempre sa mga katulad ni Boogie, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga kabisnes, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga kabisnes, ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, ginagamit ng kabusiness family. At yun, garantisadong epektibo, mga kabusiness. Eh po, mga kabusiness, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang quartz removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabusiness, konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung
pang patubo ng buhok. Buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga kabisnes, bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga kabisnes. Super effective din po ito, mga kabisnes, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga kabisnes, try nyo po. Insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng kabisnes family. Shield C Plus, pagka meron ka neto siguradong protect todo. So right mga kabisnes naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please ha, bumili na kayo ng mga produkto in-endorso ng kabisnes family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga kabisnes, ano, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Vandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po, mga kabisnes. At siguradong epektibo rin. So, ayan na mga kabisnes naming minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inindurso ng kabisnes family. So, ayan na. Tuloy na panonood. Dira. Banaan. Ito po mga kabisnes, ito yung kanyang lutuan mga kabisnes naming minamahal. Ayan o, ang dami niyang kahoy mga kabisnes. Ito yung pinakalagay niya mga platuhan, ito yung pinakakusina niya mga kabisnes. O ito, ito yung mga pinakakusina niya. No? So, saan ang inyong mga palikuran nito nanay? Ayan. Are. Ito yung palikuran nyo. Ito yung palikuran nila mga kabisnes. So, talagang ano. Kubo-kubo lang talaga mga kabisnes, makikita naman natin ano mga kabisnes naming minamahal. So yun, so pati dito sa loob ni nanay ito, ang dami mong mais na ya eh, pananim nga yan sa tanulan. Oo, ang daming mais ni nanay oh. So ito yung pinakakwarto mo nay. Oh, diyan kami natutulog. Ang parang ang liit lang pala ano mga kabisnes, ang liit lang ng kwarto ni nanay oh. Ayun, ito lang yung ano niya oh. Ito lang yung pinaka ding ano to, pintuan. Oo, pintuan niya. Oo. So, yan po mga kabisnes. Oh, si tapos, nanay. Ayun po yung kalangko. Dalawa yung kalangko. Oh, are. Yan. Ito. Oh, mm-hmm. Improvise. Galing, ha? So, yun, oh, mga kabisnes. Oh, mayroon ka na palang sinaing dito, nanay. Ayun, oo. Oh. Ganito lang po ang kanilang... tapos, ito. Uy, nakaraan, nakakatakot man ito, nanay. Taas man pala ito. Oh. Hindi ko nga matabasan eh, kasi baka gumuho, maguhuan pa kami. Oo nga eh. Hindi ba delikado ito na eh, yung gilid na ito? Hindi kasi naman. Mga kabisnes, parang kung titingnan mo rito, mula rito sa kubo na, ni nanay na ito, yan, kung silipin mo sa bandang kaliwa, mataas ito mga kabisnes oh. Mataas yan, yung part na to. So dito yung kubo ni nanay. Nay, wala bang history dito na nagla-landslide ito nay? Wala naman. Hindi naman. Wala naman po? Eh, kung ano siguro, pag tinabasan ko yan, baka gumawa. Oo, pagka tinanggalan mo na mga yung nakaharang-harang na yan, ano? Oo. Oo nga, mga kabisnes. Napaka-delikado. Mga kabisnes, makikita naman, ang taas. Tapos, dito siya, no? Ito yung kubo niya. Yan po, mga kabisnes, yung kubo niya, oh. Ito na, kwarto din pala ito. Oo, pag may bisita naman, oo. Pag may bisita mo kayo, may... okay na, parang natatawa ka na sa ano mo na yan, kwarto. Okay naman na eh, basta mahalaga may matulugan na eh, no? Uh-huh. So, kayong mag-asawa doon, pag may bisita, dito uh-huh. Mga kabisnes. Pagka ito. Dumating ang mga anak ko, oh, mga kabisnes, ang kanilang kubo o pinakakwarto baga, kung didipahin mo mga kabisnes, isang dipa lang din ito, oh. Isang dipa lang kasi pagdating dito hindi na po kwarto yan eh. Kuha na ito espasyo parang tambayan, no? Tambayan. Pero ang pinaka kwarto nila mga kabisnes, isang dipa lang. Ito.
sandi pa lang po yan. Ito daw yung para sa mga bisita, kung may bisita raw silang darating, kung dito makikitulog. Tapos itong kabilang kwarto naman, kanila ang mag-asawa. Isang, kumbaga ang bawat kwarto, itig isang dipa lang mga kabisnes. Kumbaga ang kabuuan ay pinartisyonan lang para magkaroon ng tulugan kung may bisita daw po sila. Ah, okay. O yun po mga kabisnes, so makikita naman natin. So Nay, ditali ka dito Nay, upo tayo. Nay, maraming salamat Nay ha sa ano, sa pagpakita ng ano. Kasi nga to yung ulam namin. Okay lang po Nay, walang naging problema. Okay lang po, busog naman po kami. Ah, ganito Nay, ito kung sakasakaling mapanood doon ni Kuya, no? Mga kabisnes. Sana may awa ang Diyos na magiging ano si Nanay Bergie, mga kabisnes, magiging beneficiary din siya sa kabisnes official. Kasi sa sitwasyon naman nila mga kabisnes, oo, bagaman ayan, na meron silang mga panapananim dyan, no? Pero yun lang din talaga daw ang kanilang pinagkuhanan ng pangangailangan, mga kabisnes. May dalawa pa siyang estudyante na anong grade na po ba yun, yung estudyante mo, dalawa? Dalawa. O, dalawang, ilan yun? Grade 8? Grade 12 at isang grade 10. Isang grade 10 saka isang grade 12 mga kabisnes. So, doon lang talaga pangunahin kayo kumukuha ng mga pangailangan. Ano po? Anong ginagapang namin makatapos man lang kasi wala naman kami pamama ng ano sa kanila. Mm-hmm. So, yung mga anak mo na iba, hindi man lang ba sila nakapag-abot din sa inyo? May kanya-kanyang mga trabaho rin eh. May kanya-kanyang trabaho at may mga kanya-kanyang asawa na. Oo, may mga anak. Naku, nadaming ang apo. Ang dami ko ng apo, 10. Ay, sus, kaya pala, no? So, baga, sa madaling sabi, kung medyo may makaya may isda. May dalang kalahating kilong isda, salo-salo na kami. Kumbaga, kung may extra na may matira, ika nga, may maiabot sa inyo. Pero hindi talaga yung siguro yung... Matilamang yung wala kaysa meron. Oo. Yun, ganun po talaga na pagka may pamilya na, ano, mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, no, naming minamahal. Sa panig naman ni Nanay Virgie, isang running 60 years old, no? Siya ngayon ay 59. This coming January ay maging 60 years old na siya. At ang kanyang tatay, ang kanyang asawa na si... Tatay Luis ay 63 years old. Ngayon po ang kasalukuyan ay nandoon daw sa garay, ay umi-extra ng trabaho po. Ang kanyang kita daw doon ay 300 pesos. Tama po, no? Tapos ano lang yun, kumbaga hindi permis mga kabisnes, kuan lang, extra nga lang eh. So yun lang po mga kabisnes, no? Batay sa nakikita namin dito, batay na rin sa sinabi nga ni Nanay, na ang pangunahing pinagkakitaan nila ay pagsasaka lang din. Tapos nakikitirik lang din sila dito, kumbaga tenant lang sila rito mga kabisnes. So yun lang, yun lang talagang kanilang pangunahing hanap buhay. Sana po, no, Nay, ipanalangin nyo po sa Panginoong Diyos na sana dumating ang isang araw na may awa ang Panginoong Diyos na isa kayo, isa po sana kayo. Sana nga po, at hindi naman ako nawawala ng pag-asa. So yun po, no, sana po, Nay, sana. So, yun po mga kabisnes naming minamahal. Maraming salamat po, no? Ito, isang kababayan na naman ating na-interview. At nakuhanan sila ng informasyon batay sa kanilang kalagayan dito, no? Sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan, mga kabisnes. Tama po, Nay, no? San Jose del Monte, Bulacan. San Isidro ba? San Isidro po. Oo, tama Purok po. Uno. San Isidro, Purok Uno ng San Jose del Monte, Bulacan. Malawak pa pala itong lugar na ito mga kabisnes, sabi ni Nanay. Mayroon pang hanggang dulo, no? Balagbag yan. Hanggang Balagbag daw po. Anong meron ba? Anong meron po doon sa dulo, Nay? Sabi, likaw-likaw. Tapos Balagbag. Balagbag. Karahubi pa. So, ibig sabihin, itong kasada, itong babaybay namin ito, kung sakaling didiresyon pa namin yan, malayong-malayo pa po yan. Malayo pa. Mga ilang kilometro po? Ay, hindi ko lang maano. Dapat saan ba kayo pupunta sa Balagbag? Sana kung may napakalayo. Napakalayo po. Tsaka umulan, baka hindi kayo makapasok doon sa madulas doon eh. Ibig sabihin po na hindi na siya simentado. Hindi, sa Balagbag hindi simentado. Mga
mga sa tansya nyo lang na yung mga ilang kilometers o ilang oras, yung oras na lang mula, halimbawa mula rito siguro pag nakamotor ka siguro mga dalawat kalahati. Dalawat kalahating oras? May malayo nga po talaga. Malayo nga. Mm-mm. Sige na eh. Nakapasyal na ako dun eh. Mm-mm. Ngayon, sumakay kami ng tricycle. Napakamahal ng pamasahe, 81. 81? Oo, hanggang dun sa Balagbag, 80 pesos ang isa. So malayo pa nga pala talaga. So yun, oh, siguro na yan, siguro sa mga ibang araw siguro, no? Sa mga ibang araw mga kabisnis ay mapuntahan namin yung binanggit ni nanay na Balagbag dahil doon daw ay wala ng mga kuryente talaga. Wala itong solar-solar lang. Mga solar-solar lang. Tapos ang pangunahin din mga hanap buhay doon ay pagbubukid lang din. Mm-hmm. Pagbubukol ng lupa lang din. Mm-hmm. So nay, maraming salamat nay sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Nay no, thank you talaga ng napakarami nay. Sana kung ito'y maaprubahan ni Kuya o mapansin ni Kuya ito at sana isa ka sa mapili nay no. Kasi nung mga nagdaan, meron na rin kaming na-scout dito na isa lugar rin ding ito, doon sa unahan lang nito, may na-scout na rin kami diyan no. At yun, nabigyan naman tugon, nagkaroon ng tugon. So yun, natulungan din yun. So sana kayo din po, sana may awang Diyos na ipagkaloob ng Panginoon Diyos na isa kayo sa matulungan. Nay, maraming salamat. Salamat. Salamat po na napakarami, Nay, ha? Thank you po talaga. Thank you po. Opo. Sige, Nay, dito na kami. Ay, maglalakbay pa kami ng medyo malayo-layo pa ito. No, maghanap-hanap pa kami dito sa mga kabundukan na ito. Sige. Nay, maraming salamat, ha? Salamat. Nanay Virgie, thank you very much po sa inyo. Wag abangan nyo po ito, panoorin nyo po ito sa Kabusiness Official or ba kayo dito? Kagwang Buknoy Official. Dito sa channel ko, Nay, mapapanood mo ito. Abangan mo na lang ito at doon natin malalaman. Tsaka yung Kabusiness Official. Yung Kabusiness Official. Kung mayroon kayong cellphone na ganito, mahirap pa lang ako. Ano ako magkaka-cellphone ng ganyan? Oo. So, di bali Nay, kung hintay-hintay lang po kayo kung ano magiging feedback, no? Pag makabalik kami rito at may mga kasama na ako, at may tracing na. Baka yun na yun, Nay. Manalangin lang po kayo ng marami. Ano po? Maraming salamat po, Nay. Bye-bye. So, yun po mga ka-business, na interview na natin si Nanay Virgie, no? Si Nanay Virgie. Running 60 years old mga kabisnes. So ito yung kanilang pangunahing hanap buhay. Ito. Nakikisaka lang din pala sila talaga rito mga kabisnes. So yun, kailangan mong tumawid dito sa kanilang maliit na tulay-tulay ano. So yun po mga kabisnes oh. Alright, so yun po mga kabisnes ah. Salamat po mga kabisnes sa pagsama nyo po sa amin. So magano pa kami, maghanap-hanap pa kami ni Bay, mga kabisnes. Sakaling makahanap pa kami, no? May ma-scout pa kami na mga kababayan natin. Sana isa sa mapagkalooban ni kabisnes ng pagtulong, mga kabisnes namin naman. Right? So, yun, Bay. Larga na tayo. Abanti tayo dito. Sa taas. Sa isa para kami naman ang mag-interview. Ikaw naman ang behind the scenes. Okay, alright. Sige, yun po, mga kabisnes. Salit-salitan lang daw kami. Okay? Ayun. Araw nagdaan,
Sana'y hindi kayo mag-